Mga kaibigan, ang kapiling po natin ngayon, isang choreographer na may Filipino, 2019, walang iba kundi si Biag Gaongen. Hi, Biag. Hi. Magandang, how do you pronounce your name? Biag. Biag. Yeah. One syllable. One Biag. Syllable, Biag. O, bakit ganun yung pangalan mo? Sasegue muna ako dun. Apparent, ako ay, ano, aking roots ay Sagada. Okay. Sagada Mountain Province. Okay. So, ang Biag actually is an Ilocano term, which means life. Biag means life in Ilocano. Pero pagdating sa Sagada, it's a name. Kaya ang Biag na pangalan, doon galing okay. sa Sagada. Kung meron kayong narinig pang ibang Biag, malamang ang roots nga ng taga Sagada. Because Ilocanos don't really use Biag as their name. Yeah. Biag, anong participation mo dito sa NeoFilipino? Bilang choreographer, anong ipapakita mo sa mga Manila? Ako ay sasali bilang choreographer at manlayaw rin. Dahil ako ang sasayaw sa aking sayaw rin. Sa iyong creation. Oo, sa aking creation. And it's a multimedia dance piece. I am collaborating with Manny Montelibano. Para sa ang kailangan niya? Who's a film person. He's a visual arts guy actually. Mm-hmm. From Bacolod. Uh-huh. Who uses multimedia. In his art, in his art as well. Mm-hmm. So, in-merge namin dalawa, ang film at saka ang sayaw. Okay. Exciting yan. Oo. Well, it's something, hindi naman something new. Pero, dito sa CCP, hindi madalas ginagawa. Mm-hmm. Ginagawa syempre, pero hindi ganun madalas. So, si Manny kukuha ng footage, may camera siya habang sumasayaw ka, ganun ba yan? Oh, ako naman, ako ang mag-ayos ng aking ako ang mag-shoot bali ng aking sarili din. Dahil may kaalaman ako sa dance film. Okay. So, I can pretty much direct and choreograph a dance film. Ang pasok ngayon ni Manny ay yung mga mas mabibigat na gagawin ang graphic design. Mas mabibigat yan. Mas technical yan. Ito bang contemporary? Yeah. Ito bang contemporary? Meron ka pang sasabihin? Yan ba? Pero aking pyesa, sige, pag-usapan na natin ang aking pyesa. Ang aking pyesa ay tungkol sa tattoo. Tattoo ng Cordillera. So, yun ang aking inspirasyon sa pyesa nito. Mm-hmm. At sinasabi ni Denisa Reyes na ang choreographer niya yung mga panahon ito, mga bata, wild, progresibo. Yun din ba ang katangian mo bilang choreographer? Ang aking, paano ba i-define yung progresibo? Siyempre ba parang... Like siguro, nag-iisip tungkol sa bayan, nag-iisip tungkol sa pag-inlad ng lipunan, karapatang pangtao. Ganun ba ang iyong vision as a dancer? As a dancer? Well, sa tingin ko hindi naman yan maialis ba? Everything that we do is political. Mm-hmm. I think so. Mm-hmm. So kahit marami sa mga choreographers nagsasabi na hindi ito political, ito nga ang ginagawa. Pero sa totoo lang, everything that we do is political, I think. So, reaction natin yan eh, sa mga pangyayari sa ating paligid. Kaya tayo gumagawa ng sayaw. Kaya natin, yun, bilang artista, kaya tayo nakakagawa ng isang art piece, I think. Kasi reaction natin yan sa paligid natin. At hindi ba yung political? Inspirasyon ka ba ng mga kababayan mo sa Cordillera? Cordillera? Para sila ay lumaban, halimbawa si Mac. Si Makling Dulag. Oo. Sa totoo lang, isang inspirasyon ko yan si Makling Dulag sa piyasang ito. Kasi si Makling Dulag ay taga Kalinga at isa sa mga communities sa Cordillera na evident ang paggamit nila ng tattoo ay ang Kalinga. Kung familiar kayo kay Wang Od, siya ngayon ang sikat na sikat na tattoo artist doon. Matandang babae yung taga Kalinga. Na talaga namang dinadayo ng maraming bisita, local and international. And that actually, Wang Od, her art, her tattoo, specifically her, is my inspiration. Okay, so asahan namin na yung mga kababayan mo sa Kalinga, sa Cordillera, mga lahat ng mga Pilipino ay ma-appreciate ang sayaw na ibibigay mo. Opo, sana. sabihin nila, ano ang pinagagawa niyan? Good luck, ha? Good luck, Biag, ha? Good luck.